Welcome uli sa aking channel. Pag-uusapan natin ngayon dito sa videong ito ay ang tungkol dito sa ginagawa ni Kuya Doro, no? So itong pagplaster ng wall natin o ng pader natin, ang gagamitin nating method ay ang plastering by volume method, no? So dito sa plastering by volume method, pag-uusapan natin, no, yung mag-compute ng semento at saka ng buhangin, no? So kung anong klasang gagamitin nating halo, pag-uusapan din natin yung iba-ibang class ng halo na gagamitin, yung iba-ibang kapal ng plaster na gagamitin. Yung pag-compute ng area, i-multiply natin yan sa kapal ng plaster. Kukukumputin yung simento at saka buhangin na gagamitin. So napakadali lang guys ng computation na yan. Okay guys, so umpisahan natin. Bago po pala tayo mag-compute, pag-usapan po muna natin pala itong papalitadahan natin or paplasteran natin, no? So 10 pader po ang papalitadahan natin, no? Na ang kapal po ng palitada ay 20 mm. Class B po ang gagamitin nating halo or mixture. Ang haba po ng pader 5 metro. Ang taas po niya 2 metro. So ayun po yung papalitadahan natin, no? 10 pader po. Okay, so punta na po tayo sa area ng papalitadahan nating pader, no? So kukumputin na po natin 'yan. So yung pong pader natin, meron po siyang habang 5 metro and then meron din po siyang taas na 2 metro. Yung area po niyan is equal to haba ita times lang po sa taas ng pader, no? So yung isang side po ng pader is equal to 5 meters times 2 meters. So ang area po niyan is equal to 10 square meters. O kung dalawang side po ang kukumputin, is equal to 10 square meters times 2. So ang area po niyan is equal to 20 square meters. Para sa isang pader po 'yan, no? Kung 10 pader po na magkakasinlaki ang kukumputin nating area, ang total area po niya 20 square meters times 10 is equal to 200 square meter. So ayun po yung total area ng papalitadahan nating pader. Okay, compute na rin po natin, no, yung volume ng palitada, no? Kung ilang kubiko 'yan. So gagamit po tayo ng kapal na 20 mm, no? Yung kapal po na 'yan, kung i-convert sa meter is equal to 0.02 meters. So ayun po, no. Syempre yung area po na gagamitin natin is equal to 200 square meters, yung kinompute po natin kanina, no. So ang formula po ng volume is equal to area times yung thickness ng palitada, no? So ang volume po natin is equal to 200 square meters times 0.02 meters yung kapal, no? So ang volume po natin is equal to 4 cubic meters. Alamin din natin po pala yung table ng bilang ng semento at buhangin bawat cubic meter ng halo, no? So meron po tayong class dyan, mixture na pag-uusapan, proportion, cement in bags, 40 kilograms at saka 50 kilograms. So, yung buhangin po natin per cubic meter, no? So yung class A po, ang proportion po niyan 1:2. Sa 40 kilograms, gagamit po tayo ng 18 bags, no? And then sa 50 kilograms per cubic meter, gagamit po tayo ng 14.5 bags. So 1 cubic meter po sa buhangin, no? Sa class B naman po na ratio is 1:3. Sa 40 kilograms, 12 bags po ang magagamit natin. Sa 50 kilograms, 9.5 bags. Sa buhangin po, 1 cubic meter din, no? Sa class C, 1:4. Sa 40 kilograms, 9 bags po, no? Sa 50 kilograms naman, gagamit tayo ng 7 bags, no? Sa buhangin, in cubic meter, 1 cubic meter naman. At sa class D, na 1:5, sa 40 kilograms, 7.5 bags, no? Sa 50 kilograms, gagamit tayo ng 6 bags. At sa buhangin naman po, 1 cubic meter pa rin. So, ito po yung table na gagamitin natin sa computation ng plaster natin or palitada, no? So, ang gagamitin po natin dyan yung class B na 1:3, 12 bags po per cubic meter kung 40 kilograms ang gagamitin natin. Sa buhangin naman po, 1 cubic meter.
So, yun po yung table natin. Linawin lang po natin, no? Na yung isang cubic meter ng palitada, so, ibig sabihin po niyan, ang lapad po niyan is isang metro, no? Ang haba po niya, isang metro rin. So, yung taas po niya, isang metro rin, no? So, yun po yung ibig sabihin ng 1 cubic meter ng palitada. So, ngayon po, kung gagamit po tayo ng class B na may proportion na 1:3, katumbas po yan ng 12 bag ng simento na ang bigat po niya 40 kilograms. So, yun po yung ibig sabihin yan, no? At saka ng isang cubic meter na buhangin, sinalang buhangin na po yan, no? So, wala na po yung maliliit na bato at malinis na po yan. So, yun po yung ibig sabihin ng class B na 1:3 yung proportion niya. At linawin ko rin po, no, na ang halo ng palitada na class B na ang proportion po 1:3, yung 1 po, yan po yung isang bag ng simento, no? So, yung 3 po, yan po yung tatlong bag ng sinalang buhangin. So, ayun po. Pag pinaghalo po yan, yan po yung class B na halo ng palitada. So, yun po. So, punta na po tayo sa computation natin, no? Okay, computin po natin yung materyales, no? So, kung class B po ang ginamit natin at ang proportion niya 1:3, para sa simento po, is equal to volume times 12 po yan, no? Yung pong simento natin, 4 cubic meter times 12 is equal to 48 bags, no? So, 40 kilograms per bag po yan, no? Para sa buhangin naman po, so, yung buhangin po natin is equal to volume times 1 naman po, no? Yung volume po natin is 4 cubic meter times 1 is equal to 4 cubic meters. So, ayun po pala yung makukuha natin sa 10 pader na pinlaster natin, 48 bags po na simento, 40 kilograms bawat bag, no? Yung buhangin naman po, 4 cubic meters. So, ayun lang po, no? Kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung subscribe tsaka notification bell sa baba para ma-notify po kayo sa mga next video ko. At pakisabi na rin po sa mga kaibigan nyo, kamag-anak, kung makakatulong itong video ko. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.